Mapapatawad mo na ba siya? Ang food vlogger na naghahanap ng longganisa doon sa MV's Bulaluhan at Tapsihan. So panoorin natin ang kanyang apology video. Gusto ko lang po sana humingi na paumanhin at pasensya sa owner ng MV's at sa mga viewers ko sa nagawa kong pagkakamali. Sa mga naging actions ko nung nag-food review ako sa 85 peso na healthy breakfast. Alam ko nagkamali po talaga ako at na-disappoint ko ang ilan sa inyo. Ako rin ay personal nang humingi ng paumanhin at pasensya sa owner ng Emrys nung na-realize ko yung pagkakamali ko. Gusto ko rin mag-thank you sa mga nagko-comment sa akin kasi kung hindi dahil sa mga comments nyo, hindi ko mapapansin yung pagkakamaling nagawa ko. Maraming salamat po sa mga opinions nyo dahil yung mga opinions nyo, malaking parte yan para mas mapabuti ko pa yung mga ginagawa ko. Kung wala yung mga viewers ko, walang Lane Bernardo. Napakahalaga nyo sa aking lahat, mga pa-viewers ko, yung mga small business na vlog ko. Kaya patuloy kong gagawin lahat para mas lalong mapaganda at mapabuti yung mga videos na gagawin ko. Wala pa akong 1 year sa pag-food vlog, kaya alam kong marami pa akong matututunan at may improve. Hindi ko na ulit hahayaang mangyari to. Lesson learned sa akin to. Pero muli akong babangon as a better version na ng sarili ko. Again, ako po ay nagpapakumbaba at muling humihingi ng tawad sa mga viewers ko at lalong-lalo na sa owner ng Emrys at sa lahat-lahat ng mga naapektuhan. Yun lamang po. Maraming salamat. Kasi nga, ito yung nag-trending na video kung saan siya nag-comment sa Emrys Bulaluhan at Tapsihan. So panoorin natin. Hey guys, tara samahan niyo kami, tikman itong 85 pesos lang eat all you can healthy breakfast na. Alamin natin kung sulit ba or madidismaya ka lang. Dito lang to sa may 301 Shaw Boulevard, corner Guerrero Street, Mandaluyong City. Ito yung Emrys Bulaluhan at Tapsihan na sobrang pinagkakaguluhan ngayon at talagang pinipilahan ng pagkahaba-haba. Dahil nga sa nag-viral na napakamurang breakfast buffet nila, kaya alamin natin kung sulit ba talaga dahil alas 6 pa lang ng umaga daw may mga nakapila na dito at yung iba galing pa sa malalayong lugar. Good morning po sa inyo lahat. Pwede na pong pumasok, pero sa isang pagkakataon, nakalim niya pa rin. Okay po, pwede na pong pumasok. Nag-o-open sila ng 8 a.m. up to 10 a.m. at kakabago lang nila ng schedule nila Monday to Friday na lang daw. Wala ng Saturday at Sunday kasi sakto nung pagdating namin Sunday yun. At ito na nga nagsisimula na yung buffet pero grabe pa rin yung pila hanggang dulo yan guys ha. Paano ba naman kasi 85 pesos lang makakapag-eat all you can ka na. Medyo bitin lang yung food dahil kasi hindi ito yung mga nakita ko sa mga vlogs. So technically parang yung hinain nila sa amin apat na klase lang. May tuyo, tilapia, okra, talong, at ayan tuyo ulit, tilapia. Then ito na yung mga on the side nila na ensalada, bagoong, kalamansi, at sili. Then syempre may charge din sila na 150 pesos para sa may mga leftover. Honestly, hindi lang ako naging masaya sa experience ko dahil expected ko kahit walang longganisa at egg for today. Dahil sabi nga nila every other day sila nagpapalit. Sana man lang kahit similar ng konti dun sa longganisa at egg. Para fair din naman sa mga galing pa sa malalayong lugar. Ano to, hulaan ng araw, tsambahan, bato-bato pick yarn, charot. So dapat pagpupunta ka dito malakas ka magdasal dahil hindi fair or same yung sinaserve nila sa bawat araw. Sayang lang, walang longganisa. Yun yung habol ni Carter. Isda at gulay. Bilang isang content creator, I will definitely give her another chance. At marami pang chance yan. Kasi nga, di ba, lahat tayo ay hindi perfecto dito sa mundo. So, syempre, we deserve another chance. May mga times na yung mga decisions natin sa buhay ay minsan sumasablay, di ba? Kaya, this is really a very important learning na experience para sa kanya, para sa akin, para sa inyong lahat na reflect kung ano man yung mga pagkukulang o kaya yung mga remarks na hindi nagustuhan ng iba. So, ito ay pwedeng makatulong na i-improve sa mga next videos sa pag-create ng content na mas careful, mas responsible para naman walang maaapektuhan na iba at magkakaroon ng parang negative reaction. Pangalawa, mukhang nagka-crave siya, no? Hindi ko nabanggit sa first video pero napansin natin na I think if I'm not mistaken, 8 months pregnant siya kasi nakita ko sa isang post niya na 1 month to go, 1 month more at isisilang na niya ang kanyang baby. So definitely, parang nagka-crave siya na nakalimutan na niyang nagre-review siya sa Bulaluhan at Tapsihan na yon. Kaya naghahanap siya ng longganisa. And pertaining sa comment niya sa price, siguro
dahil sa hormonal influence ng kanyang katawan, kaya siguro parang nagkakaroon na ng storm sa kanyang pag-review versus sa kanyang cravings due to hormonal imbalance. Alam nyo, sa pagbablog kasi, maraming factors to consider na nakaka-influence ng aming pag-deliver ng content. So, una sa lahat dyan is yung health factor. Kapag may sakit ka habang nagbablog, syempre, hindi 100% yung dapat na i-deliver mo ay na i-deliver mo kasi nga may nafe-feel kang hindi maganda, hindi ka comfortable, tapos yung utak mo talaga hindi nakaka-concentrate. Pangalawa is yung katulad ni ate, hormonal issues wherein syempre nagdadalang tao siya. So, nakaka-apekto rin ito sa the way na she thinks yung mag-deliver ng kanyang content, such as nag-crave siya. So, nakaka-apekto rin yan sa vlogging, which is hindi niya sinasadya, di ba? Unintentional. And number 3, yung social factors. So, imbis na mag-vlog ka comfortably, meron mga ingay, yung mga ganon, o kaya yung mga friends mo, nagkikipagkulitan. So, hindi mo talaga may i-deliver ng maayos yung vlog mo. So, yan yung mga kinoconsider natin while vlogging. Kaya kung minsan parang sa akin, may mga times na na-i-deliver ako ng vlog na, ay, wait, pwede kong i-edit or kung minsan na-i-upload ko na tapos nakalimutan ko pang i-edit pa yung dapat kong i-edit. Tsaka sa totoo lang, maayos naman yung mga ibang content niya sa mga vlogs niya na in-upload niya sa YouTube, sa TikTok, sa kanyang Facebook accounts. Okay naman yung pag-food review niya. Kaya lang, dito lang talaga siya sumablay. Kasi nga, maraming factors na pwede natin i-consider na naka-apekto sa kanyang pag-vlog. So, intindihin na lang natin si ate. Hindi naman niya kasalanan kung nagkaroon siya ng inputs or mga content sa video niya na hindi nagustuhan ng mga audiences. Kaya bago maghusga, let us first analyze the situation kung bakit ito ang isang tao ay nagde-deliver ng issues or content na parang hindi nagustuhan ng kanyang mga followers. So, let us not base yung mga information na nakukuha natin sa side A. Dapat kumuha din tayo ng information from side B or side C, mga ganon. Dapat we should always consider every folds of the story. Ayan. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. And I'm very sure na maraming makaka-relate. So, that's it guys. Thank you and wag basta maghusga-husga. Okay? Bye-bye!